So ngayon guys, is meron tayong panibagong upgrade sa vlogging setup natin. So ito, meron na akong sariling DSLR camera. So itong camera na to guys is galing dun sa tito at tita ko na galing Canada. Nagbalik-bayan kasi sila at ayun, binigyan nila ako ng camera. So kung tatandaan niyo yung video na gumawa ako ng review ng plant-based na protein powder, yung Kaizen na plant-based protein powder. So nabanggit ko doon na yung protein powder na yun is galing dun sa tita ko from Canada nga. So ito nga palang protein powder na to is galing sa tita ko from Canada. So, pinadalhan niya ako nito dahil alam nga niya na mahilig ako mag-workout. At ayun, napakaswerte ko at kailangan ko rin naman ito para ma-improve yung quality ng vlogs natin. So, itong camera nito guys is medyo old model na siya. So, Canon 60D. Ayan. Ang kagandahan nito guys is meron siyang flip out screen. So, ayan. Makikita ko yung sarili ko pag nag-vlog ako. Kaya lang, ang downside itong camera guys is dahil nga old model na siya is mabagal yung autofocus niya. Pero yung kagandahan naman niya is may access na ako sa manual focus. Unlike dito sa cellphone na ginagamit ko, wala siyang manual focus. Kaya kung natatandaan niyo sa mga previous vlogs ko is hirap na hirap ako mag-focus kapag gumagawa ako ng mga product reviews. At ayun guys, kung kaya nating i-improve yung video quality ng mga vlogs natin, syempre kailangan natin i-improve din yung audio. Kaya pumili na rin ako ng external mic para dito sa DSLR na to. So ito yung Rode mic. Ayan, Video Mic Go. Medyo may kamahalan nga lang din tong mic, pero ayun, kailangan din mag-invest para mapaganda yung mga vlogs natin. So bali, nandito na rin yung mic na setup ko na siya. So bali, kakabit na lang siya. Ayan. So ang pinili ko na rin is yung mayroong dead cat o itong parang mabalahibo para kahit outdoors yung pag-vlog natin is hindi maririnig yung ingay ng hangin or siguro mababawasan. Ayun. So actually guys, no, hindi ko pa ito natatry na ipang vlog. So wala pa akong footage na nagagamit or na-edit na mula dito sa camera na to. So ito pala yung first time na gagamitin ko siya. So hintay ko rin kasi talaga na dumating yung mic bago ko subukan ipang vlog to. So set up na natin. So yan, mabilis lang naman, sinasalpak lang. Tapos meron lang iniikot para... So yan, nakaset up na yung ating DSLR. So kapit lang natin yung mic. So as of now pala is yung gamit ko pa rin pang vlog ngayon is yung cellphone ko. So Oppo F5 lang yung gamit ko. So nakikita nyo yung autofocus niya medyo pangit kasi nakikita nyo hindi constant yung ilaw. Medyo nagpa-flash-flash. Balin yung problema ko dito sa cellphone ko yung autofocus. Kaya ayun, maganda rin na may access na tayo sa manual focus. So nakalimutan ko pala sabihin guys, no, na nagamit ko na tong camera, no. So yun nga lang, di pa sa pagbablog pero nakapag-photoshoot na kami gamit tong camera na to. Kung gusto nyo makita yung mga pictures na nakuha namin gamit tong camera na to is pwede nyo i-visit yung Instagram at Facebook ko. So huwag na natin patagalin pa, no. Gamitin na natin pang vlog tong DSLR camera. So rolling na tayo guys. So ayan, gamit na natin yung DSLR camera natin guys. So kung napansin nyo na may nagbago sa quality, so sana merong nagbago, no? Sana mas nag-improve talaga yung quality nung video natin ngayon. So ayun nga lang, di pa ako makapagbigay ng comment talaga kasi ayun nga, first time ko lang gamitin to at di ko pa nakikita yung footage niya compared dun sa cellphone ko. Pasensya na rin nga pala kung meron ako mga shots na wala sa focus. So ayun nga, naka-manual focus tayo kaya medyo nangangapa-ngapa pa ako kasi first time ko rin magkaroon ng DSLR camera, no? Kaya ayun. So meron nga pala dito tayong package guys mula sa The Good Stuff Supplement Shop. So inintay ko lang din talaga mabuo yung bagong vlogging setup ko. Yung inintay ko pa yung mic kaya medyo natagal kong i-unbox to pero matagal ko na itong na-order. At abangan nyo sa next video natin, i-unbox natin itong bagong supplement natin. Try nga natin mag-vlog. So ayun guys, vlog test vlog. So ayun guys, parang pag naka-DSLR ka, kitang-kita yung mga pimples mo, no? So ayun guys, no, medyo nakakapanibago mag-vlog gamit tong DSLR, no? Lalo na kapag hawak-hawak mo yung camera at hindi nakapatong. Kasi ang bigat niya guys compared sa cellphone. Tapos ang layo nung lens niya dun sa screen. So pag nakatingin ako sa screen, ang layo ng tingin ko doon sa lens. Unlike doon sa cellphone guys, yung lens nung camera is malapit doon sa mismong screen nung cellphone. So ito pala itsura niya guys kapag nagbo-vlog, no? Ayan. Medyo malaki nga talaga siya. Baka medyo nakakaya na rin mag-vlog sa public, no? Kasi ayun nga, ang laki ng hawak nating camera. Baka ma-intimidate yung mga nakakakita. So sana kayanin ko pa rin mag-vlog sa public, no? Kasi parang medyo nakakahiya na may hawak tayong malaking cam tapos nagbo-vlog. Parang obvious na nagbo-vlog tayo, eh. Ayun, medyo mahihiyahin kasi ako, eh. Pero yun,
Abangan nyo. Marami pa tayong i-shoot na vlog gamit tong bagong camera natin. Kaya mag-subscribe na kayo para mapanood nyo rin yung mga susunod nating vlogs gamit tong camera na to. Thank you ulit sa tito at tita ko na nagbigay sa akin itong DSLR. So, sobrang thankful talaga ako kasi matagal ko na rin binabalak na bumili ng camera. At ayun, nabigyan nila tayo ng libre.